Mga kapuso, inaprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng National Task Force for COVID-19 para sa pinaigting na screening at surveillance activities sa mga pumapasok ng bansa. Kabilang dito ang pag-hire ng mas maraming sibilyan na magsisilbing contact tracers at tutulong sa swab test sa mga port of entry. Magsisilbing hub ng international crew change ang Subic at iba pang port alinsunod sa mga health protocol at guideline. Bubuo rin ng one-stop shop para sa pagproseso ng lahat ng arrivals. Gagamitin din ng IATF ang protocols ng International Civil Aviation Organization para sa mga inbound flight crew. Nakatakdang maglabas ng kaukulang guidelines para sa mga inaprubahang rekomendasyon ang DOTR, CAAP at iba pang ahensya. Nagpositibo sa COVID-19 ang mahigit 300 manggagawa sa isang construction site sa Bonifacio Global City sa Taguig. Kabilang sila sa mahigit 600 manggagawa na isinailalim sa testing. Naka-localized lockdown na ang construction site. Naka-quarantine na rin ang mga tauhan ng site habang nagsasagawa ng contact tracing ang LGU. Mahigit 100 residente sa 4 na lugar sa Lower Bicutan ang nagpositibo rin sa COVID-19. Batay sa datos ng Epidemiology and Disease Surveillance Unit ng Taguig, 1,450 na ang confirmed COVID cases sa lungsod. 215 ang gumaling na habang 23 na ang namatay. Abangan ang susunod na bulletin at iba pa mga balita sa 24 oras. Ako po si Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino.